Mga opisyal ng DSWD na sermonan sa pagdinig ng Kamara kaugnay ng mabagal na pamamahagi ng ayuda sa ilalim ng Special Amelioration Program. Si Eden Santos sa detalye. Nasa bonang liderato ng Kamara ang mga opisyal ng Department of Social Welfare and Development. Sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability at Committee on Public Accounts na pinamumunuan ni Congressman Jose Antonio C. Alvarado at Mike Defensor, ay sinabi ni House Speaker Alan Peter Cayetano na March 21 ay inaprubahan ng Bayanihan Wihilas 1 Act para sa pondo ng SAP, subalit katapusan ng Mayo nang maipamahagi ito ng DSWD. Ipinamukhari nito sa mga opisyal ng DSWD ang pinahabang proseso at mga requirements sa mga benepisyaryo bago makakuha ng ayuda. Anya, isa rin ito sa mga dahilan kung bakit lalong na-delay ang distribusyon, kaya naman hindi na iwasang magalit ang mga mamamayan. At the end of the hearing, ang gusto marinig ng tao, how and when can we get the best assistance in the fastest way with the most simple or simplest process and the least requirements. And we will hold you accountable, the bureaucrats that simply don't get it. Don't get me wrong po, marami din sa DSWD nagkasakit. Marami po na may kasama sa pamilya na vulnerable, hindi muna sila nagkita para lang makapunta sa field. In any organization, walang perpekto. Pero meron din pong bureaucrats na nakasakit sa proseso. At dapat i-hold to accountable. Kinwestiyon din sa imbestigasyon ng mabagal na pamamahagi ng relief goods bukod pa sa may bukbok at may amoy na ang bigas. Lumitaw din sa pagdinig na ang ayuda para sa SAP at Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ay pinagpantay ng DSWD sa ilang rehiyon. Katwira ni DSWD Regional Director Lucia Almeda na nagkaroon ng pagbabago sa kanilang pulisiya. Hindi naman dumalo sa imbestigasyon si DSWD Secretary Rolando Bautista. Ang imbestigasyon ng Kamara ay tututok sa isyu ng mabagal na pagpapatupad ng SAP, nabubulok na bigas na isinama sa relief packs, pangungotong na kinasasangkutan ng ilang opisyal ng DSWD at LGUs, at isyu ng transparency kung saan napunta ang pondo ng SAP at kung paano pinili ang beneficiaries nito. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times.